ang panata ng iba ay pumasan ng lubid na humihilas andas ng itim na Nazareno, ang iba naman ay mamigay ng pagkain at tubig. Sa kanto ng Legarda Street, malapit sa San Sebastian Church, inabutan namin ang isang L300 van na pinipilahan ng mga tao. Ang pamilya ito pala ay isa sa mga namimigay ng pagkain sa mga deboto ng Nazareno. Ngayong taon anya sila ng kanyang pamilya nagsimula ng kanilang panata na mamigay ng pagkain sa mga lumalahok sa pista. Sinimulan po namin ngayong taon na to. Kailan ka? Taga saan kayo? Taga Sampaloc po. Sampaloc po. Kanina, gano'ng karami yung pamimigay nyo? 2,000 piraso po. Tapos, ang saan lugar? Iba-iba. Kagabi po, nasa simbahan po kami ng Quiapo. Hindi ito pila ng pahalik para sa itim na Nazareno, pero pinipilahan ito ng ating mga kababayan upang mabigyan sila ng libreng pagkain at inumin. Ang grupo naman ng Batang Sampaloc, namigay din ng pagkain at tubig sa mga deboto. Ayon kay Mary Ann Tacuban, napagkasunduan ang kanilang grupo na tumulong sa mga deboto ng Nazareno, lalo na ang mga mamamasan. Kasi alam namin na pagod yung mga pumasan. So kami, di na namin kayang pumasan. Gusto namin magbigay na yung gutom sila. Alam namin gutom. Tas nauuhaw sila, kaya yun binibigyan namin bawat pumapasan. Nag-ambag-ambag-anya sila ng kanilang grupo upang makabili ng pagkain at inumin na kanilang ipamimigay. Sabi nito, nasa 1,000 katao ang nabigyan nila ng pagkain at inumin. Masaya-anya sila dahil sa kanilang paraan ay nakibahagi rin sila sa pista. Masaya kasi alam mo yung di mo man lang sila bibigyan ng pera, pero yung simpleng pag-abot ng tubig, pagkain para sa kanila, parang nakakaano ng pakiramdam, nakakagaan. Laking pasasalamat naman ng mga deboto ng Nazareno na nabigyan ng pagkain at inumin sa mga nagkaridad o namigay ng pagkain. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.